ito na yung resulta ng ating DIY projector, flashlight. So nakapag-trace tayo, tapos pakita ko lang sa inyo, no, kasi nag-experiment pa lang ako yun. Gumamit ako ng kahit na anong pinturang makita ko, enamel, acrylic, latex, at saka textile paint. No? Experiment lang. So pakita ko sa inyo kung yung diferensya. Yung ano, yung textile paint, rubberized siya. So ayan, no, bumubukol. Saka medyo makintab. Yung acrylic naman, yung acrylic, yung talagang ginagamit sa poster, sa paint, sa art, medyo mahal, pero tignan nyo, flat. Flat siya at hindi nagdi-drip. Yun namang enamel na ginagamit sa bakal, sa metal. Malabnaw siya, saka makintab. Nagdi-drip. Nagdi-drip siya. Ang daming drips niya, inayos ko lang. So pinakamaganda pa rin talaga yung ginagamit sa art. Hindi siya tutulo, kaya lang pinakamahal siya. Yung sa textile naman, talagang sa textile lang. Pero yung pinang repair ko, yung mga tulo, is textile. Oh. Kasi marami ako eh. Pero ito pala yung sabihin ko sa inyo, larger than life. No? So magtataka ka, no? Ang dami-daming artist. Tapos each artist, kaya niya makagawa ng art niya araw-araw. No? So sino ba naman nagdi-distinguish ng mamahaling art? Na yung art eh, minsan maabot ng $1 million, no? $1 million. Sino na di-distinguish noon? Yung iba, sinasabi, yung iba nakikita ko sa history, kagaya nila Mark Rothko o nila Carmen Herrera or Andy Warhol, ginagamit nila yung size. So pag tinignan mo ang isang, kagaya nito yung logo ko, pag tinignan mo sa sticker, maliit lang siya. Pero pagka sabihin parang hindi masyadong ma-impact, no, pero pagka malaki na siya, parang mapapaisip ka na, titignan mo na bawat contour, mga flaws, makikita mo na kagad. Tapos mas malaki siya sa'yo, so parang higante, parang may authority, parang may authority yung naka-assign. Kaya pala yung size sa advertising ay maganda rin, no? Maganda, malaki siya, larger than life. So yan yun, yan yung resulta ng ating projector flashlight. Ngayon tuloy-tuloy na tayo, no? Dito sa museum na ginagawa ko. So yung mga art dito, pasimula pa lang, no? Pero lahat ng art dito binibenta. Actually may nabenta na nga ako dito eh, sa mga metal art. Itong ano, hindi pa tapos, na pair pa lang siya, pairing. Ang tawag dito, love over hate. Ano to, 5 nabenta na yung isa. Pero ito ano pa, hindi pa, rough pa siya. Love over hate, kasi may cross tapos merong weapon, no? Cross and weapon, cross, weapon, cross and weapon. Ito yung sentinel. Ito naman yung overlooking, parang siyang higanting mata, no? Sentinel. Ito tapos na to. Tapos ito naman yung tinatawag sa inyong larger than life. Malalaki to, malalaki. Nag-try lang ako, malalaki. Ayun pa yung isang malaki. This is size pinto ito. Larger than life. So ngayon, gagawa rin tayo ng ano. Ah, ito sinasabi ko sa inyo kay Mark Rothko. This is Mark Rothko. This is White Center. Ito, imitation ko lang ito. Ako gumawa nito. Pero ang actual nito is 8 feet by 6 feet. Malaki. Parang yung logo sa labas. Yun ang actual nito. Pero ang price nito is $88 million. Yung original niya, $88 million. Mark Rothko. Mark Rothko is I believe 1903 to 1970. 1970 siya namatay. So nung time na yon, ang kanyang mga art, palagi ko one day gagawa rin ako ng mga Mark Rothko na malalaki, kasi una-una hindi naman makakapunta sa London, kasi nasa London yung mga art niya. Yung Seagram murals ni Mark Rothko nasa Tate of London, Tate Museum of London.
So, kung gusto mong makita yan, kailangan gumawa na lang tayo kasi parang kaya naman eh. Halos ganyan yung ano eh. Yung forma niya, kaya lang larger than life. So, pagka ito eh, ginawa ko malaki, magiging ganyan na lang ako. Kasi nakahang pa siya eh. Nakahang siya. Kailangan kasi sabi nila pagka malalaking art, kailangan ano, mas malalaki din sa tao. Ito is ginaya ko rin. This is Basquiat. Sumikat din to, pero namatay siya nung 27 years old. Ang pagkakaalam ko, isa siya sa pinakaunang black artist na tinanggap sa Amerika. Tinanggap yung pagiging artist niya. Basquiat, million din ang halaga niya ng mga work niya. So that's my version. Ito naman si William de Kooning. So ang ginagawa niya, dinidistort niya yung mga mukha. Minsan girl pa nga yan eh, pero tignan mo, ganyan ang mukha. This is Matisse. Ginaya ko, ito yung asawa ni Matisse. Tinatawag nilang babaeng malaki yung hat. So this is the young Picasso, ginaya ko rin, young Picasso, I Picasso. So ganyan ang forma niya, yung bata pa si Picasso. Kati yung art niya, art style, abstract. So this is my version of Anthony Bourdain. Okay. Tapos this is the slanting woman, I think, or reclining woman ni Picasso na $100 million din ang presyo, pinaya ko yan. Reclining woman ni Picasso. This is Joker McDonald combination, abstract. And this is Mick Jagger, abstract. This is from Andy Warhol, kaya kita yung mga colors. Ganyan ang tono ni Andy Warhol. See, nagkakaroon na yung lips naging pink, no? So si Andy Warhol gumagamit din ng parang silk screen, tapos larger than life din. So isipin niyo si Andy Warhol, silk screen ang ginagamit, ah. hindi niya pinipinta. This is John Lennon abstract, and this is Einstein abstract. This is my original. Ito na yung mga original ko. Abstract. This is using palette lang to, walang mga brush. Yan. Mga palette, texturized acrylic. Matigas ang acrylic pag natuyo, yo, parang bakal. So this is a piece. Colorful piece, rock and roll. Tapos palette. See, this is the cross. Yan. So dadagdagan pa natin yan lahat, dadagdagan natin later on. So this is the museum, Herrera Art Museum. Actually si Carmen Herrera is from Cuba. Carmen Herrera is from Cuba, pero ang ginagawa niya puro lines, puro art na may line. Actually pag nandito sa gitna, gumagamit pa nga siya ng masking tape just to make sure it's straight. Ganun lang ang ginagawa niya. Since bata pa siya, si Carmen Herrera, 89 years old na siya nakabenta ng art. 89 years old. Kaya yung mga bagong artist, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi si Carmen Herrera nga 89 years old bago siya nakabenta. Pero ang halaga naman ng kanyang art is 970,000 dollars ang pagkakabenta. So matagal siya nagantay bago nakabenta ng ganung kalaki. Pero mula noon nabenta yung mga art niya. Talaga puro lines lang. Tapos hindi siya gumagamit ng brush, kung hindi roller, no? So ibig sabihin parang kung ganoon ang style niya, hindi siya kung gumagamit ng brush, hindi siya nagpipaint ng picture. Kahit sino pwedeng makabenta ng art. Kagaya nito, ito, kung kay Carmen Herrera to, akin to eh. Hindi ako gumamit ng masking tape, no? Kaya merong mga
hindi diretsong edge. Pero kung kay Carmen Herrera yan, masking tape yan para dire-diretso. Tsaka ako si ano eh, ang style ko textured. Hindi ako gumagamit ng roller. Kailangan brush para lumabas yung mga texture niya. Parang mga bundok. So that's my style naman. Ngayon, Carmen Herrera is 106 years old na. Still painting every day. No? So nung nakilala na yung una niyang style, nabenta na nung nabenta. So ganun din yun. So yung mga young artist, kayo mawalan ng pag-asa kahit na parang dagat na sa sobrang dami ng artist. No? Actually, ako ngayon lang nag-start. Dito naman, magta-try tayo ng different medium. This is chalkboard. Ayan o, it's really chalk. So, hindi siya canvas, no? Chalkboard. Tignan ko kung paano mag-react yung mga colors. So, ito yung style na to. Yung kagaya rin nandun, yung malaki. Kaya lang sana separate. Pero kailangan ko pa siya tignan maigi. Hindi ko alam kung maganda yun. Chalk. Kasi tignan natin yung chalk, madudurog. Isa pa yan sa titignan mo kung sasali, kung gagamit ka ng medium, kaya tignan mo kung gaano siya tumatagal. Kung tatagal ba siya ng matagal, oh. Baka kasi madurog. Ito pa yung iba. This one is Hardy Flex. Hardy Flex is a concrete, no? Concrete naman siya, oh. So tinignan ko rin kung paano mag-react yung paint sa concrete. Palagay ko okay naman. Basta, kaya lang mahirap to isabit, no? We'll see, ha? Tignan lang natin. Kasi yung mga early grades na mga artist, kung ano-ano rin medium ang ginagamit nila, this is chalkboard. Ayan, no? Kagaya nito. Over here is different mediums din. So, ito mga scrap, oh. PCB. Ayan yung mga ginagawa. Ito mga PCB. Ito yung canvas talaga. I don't think it's canvas. Parang iba rin ah. Ito, welding ang ginamit oh. Welding machine. Burning iron.